pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Isang inspiradong linggo na naman, mga kaguro. Maraming salamat at sinamahan niyo kami ngayong umaga. Alam niyo, ngayong araw, dadalhin namin kayo dito sa Albay Wildlife. Dito inaalagaan yung mga hayop na nagkakasakit para sila ay lumakas ulit. At katulad din natin, kailangan din nating magpalakas. At nakakatulong dyan minsan ang ganito kapayapang mga kapaligiran. So ngayong araw na ito, anong pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ang new normal para sa mga estudyante natin na may ibang pangangailangan. Makikilala natin ang una nating bagong gurong idol natin na feature na po sa magpakailanman. Si Janice de Belen ang gumanap sa kanya. Siya ay isang blind teacher from San Pedro, Laguna. At syempre, mawawala pa naman ang teacher's takeaway ni Teacher Gretchen. So halika na, tayo ay mag-umpisa ng magpalakas, mag-umpisa ng gumaling, at mag-umpisa ng ma-inspire ulit. Kung ready ka na, halika na, inspirasyon na. Very, very nice Sunday ulit sa inyong lahat. So, ngayon naman nasa mga bulaklaki naman kami. So, we're very, very happy no, na nandyan pa rin po kayo at sumusubaybay sa Inspiradong Guro. Ako po si Ma'am Zel Mike. Nandito tayo sa Albay Wildlife. No? So, may mga hayo po dito. Hindi ko lang alam kung naka-quarantine din sila. No? So, hindi pa kami nag-iikot. Thank you po sa pagsubaybay sa mga nakikinig sa radyo, nanonood sa YouTube, at saka sa Facebook. Ma'am Gretchen? Ako naman po si Ma'am Gretchen Nokos at kayo po ay patuloy na nakikinig sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi City. At narito po kami nga sa ano sa Albay Wildlife. Yes. Isa siyang recovery area or center para sa mga animals from the wild na nare-recover dito sa Albay. Ah, ganun pala yun. May ano dito, may tiger, may lion. Oo. No. Ituturo namin kayo mamaya. Pakikita namin sa inyo yung mga Bicolanong tiger namin. Nagbibicol din sila. Oo. Kamusta Ma'am Gretchen? Ito po, masaya at Sunday na naman. Pag every Sunday kasi iba yung feeling eh. Parang it worth it to wait for Sunday. At syempre, inspiradong guro na naman. Pero syempre, the previous days, busy pa rin tayo sa ating pag-aaral at ating pagtuturo. Naka-work from home ka, Ma'am Gretchen? Opo, nag-work from home ako ngayon. Ako din, work from home. Kasi wala kaming review. No? So, nasa bahay din ako. Although maraming ginagawa. No? Hindi ibig sabihin na work from home, eh walang trabaho. Opo. No? Nakita ko nga yung post mo, Ma'am Gretchen, eh, boss ka. Mas matrabaho sa ano sa bahay kasi ang dami mong boss. Boss mo yung anak mo, boss mo yung asawa mo, habang nagtatrabaho ka, magtitimpla ka ng gatas. So, kamusta po ang inyong work from home? Oo, kamusta po kayo? Kamusta na, no? Nakaka-ano na ba tayo? Anong tawag dyan? Nakakarami na ba tayo sa mga modules? Mm-mm. Halos patapos na ba ang mga modules? May mga regions pa na wala pa talaga modules. So, ang mangyayari sa pasukan, teacher, humanda ka. Kasi dapat mag-ready ka ng worksheets. Kung walang modules na ipoprovide ang region sa'yo, you have to prepare
for your own worksheets. Oo. So ngayon pong araw is actually napakaganda, no? Oo. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong linggo. Kasi kung napansin ninyo, the past few days, actually the past 2 months, no, yung ating Radio 101, Ma'am Gretchen, no? Opo. Pinag-uusapan natin yung new normal. Mm-mm. However, meron ata tayong hindi na pag-uusapan pagdating sa new normal. Kasi may mga bata po tayong may special needs. Mm-mm. At paano sila sa new normal? At yung mga special needs na yan, ang ating talagang pinahahalagahan at malapit talaga sa puso natin. Correct. Sa programang ito. Alam mo, naisip namin po itong episode na ito. Because last Monday, may isa po tayong participant, no? Isa-shoutout ko siya sa Sir Eduardo Del Rosario Jr. Okay? So, sumali po siya doon sa CPD online seminar na seminar, no? Yung under me, yung sa positive K-12 classroom. Tapos, nag-message siya kasi meron pong isang quiz doon na drag and drop, Ma'am Gretch. And Sir Eduardo Del Rosario Jr. pala is visually impaired. Ah, okay. Oo. So he was asking if he could just stop na lang attending because he cannot complete the drag and drop. Kasi kung imagine niyo po, ang drag and drop is kukuha ka ng isa, tapos i-hold mo yung mouse, yes. Tapos ilalagay mo sa katapat, tapos bibitawan. Mm-mm. The problem is, siguro imagine niyo po, no, kung kayo yung visually impaired, you don't even know alin yung ikiklik mo, saan mo ilalaglag. Mm-mm. Kasi hindi naman siya mababasa ng mouse pag naka-hold yung mouse, no, yung software nila. Kasi tinatapat nila and it reads ata, no? May software ata sila. Screen reader daw ang tawag doon. So, naisip ko rin na, how accessible are my exams? Naisip din po ba natin yun? Oo. If we have, parang ang eye-opener itong magiging episode natin ngayon, ma'am, no? Na may mga estudyante tayong may special needs. Yes. Are we sensitive about their needs? Ako, as in, sabi ko sa kanya, I'm so thankful na sinabi mo. Mm-mm. Kasi hindi ko naisip na pag visually impaired ay hindi matitake yung exam. Mm-hmm. So ang natitake nila is they can do the essay, mm-hmm. they can do yung blanks, no, fill in the blanks, mm-hmm. And they can also do yung anong tawag dyan, yung ginagawa natin objective type multiple choice, mm-hmm. because it would read and then you just click. Uh-oh. Pero yung drag and drop, and just because of the drag and drop, ayaw na niya ituloy. Mm-hmm. So nakakalungkot, no? Tapos may mga parang handouts doon na naka JPEG, at hindi din pala nababasa ng mouse yung JPEG. So dapat in PDF form, no? So napakalaking realization nun. And then we realized we have to also feature the new normal para sa mga teachers ng mga estudyanteng merong special needs. Kasi for example, yung mga visually impaired, marami po sa kanila ay nasa regular classroom. Mm-mm. I mean, because intellectually they are regular students. Yun lang, they are visually impaired, no? Mm, ngayon, yes. Kung na, 'di ba, inclusive education na tayo. Uh-oh. So, do we even think about them? No? So, yun yung napakaganda dito sa episode natin. So, meron po tayo, 'di ba, na sabi po namin sa inyo, mag-feature tayo ng mga inspiradong guro. So, ngayong linggo po, meron tayong inspiradong guro. At sobrang inspiradong guro talaga siya. Oo. Sobra. Siya po ay visually impaired teacher. So, mm-hmm. she is a blind teacher at napakadami na po niyang nakuhang awards, mm-hmm. because of her work. Ako, Ma'am Sel, I cannot imagine na ako'y mabulag. Alam mo yon, minsan nga brown out lang, walang kuryente sa bahay, natatakot ka na, nahihirapan ka na, ano pa kaya yung mabulag ka, tapos guru ka pa. Correct, no? So, paano kaya yon? Paano niya kaya na-overcome? Because she lost her sight, malaki na siya, no? Hindi siya born blind. So, she actually enjoyed sight and then lost it. Oo. No, na minsan baka mas mahirap pa nga Yung nabuhay ka na mayroong kampaningin, tapos along the way mamawalan ka ng eyesight, syempre. Yes. ang hirap. Alam nyo ba na ang teacher na i-feature natin ngayong araw ay matagal naming hinanap at nahanap niya ka
kami. At siya ang nakahanap sa amin dahil siya po ay umattend ng ating Radio 101 webinar. At nakaka-humble na isang inspiradong guro ay bahagi ng ating Radio 101 webinar. Yes. So sana po ay inyo pong pakinggan ang kwento niya. Alam namin whether you teach kids who are visually impaired or blind or hindi, you teach regular kids. Napakadami niyo pong mapupulot sa kwento niya today. Yes. Oo. So, yun po, no? Yun po yung ating pag-uusapan. And of course, meron, no? Hindi naman pwedeng mawala ang teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. So, yun po ang aabangan ninyo ngayong linggo. So, mag-break lang po tayo panandalian. Meron lang po tayong station reminders. At pagkatapos po nun, i-introduce na po namin sa inyo ang ating inspiradong guro. Kaya mo bang isipin kung ano ang gagawin mo kung bukas sa iyong pagising ay wala ka ng paningin? Kaya mo bang ma-imagine kung anong klaseng pagsubok ang magturo na wala ka man lang nakikita? Ngayong huling linggo ng Agosto, makikilala natin ang isang extraordinary visually impaired English teacher mula sa San Pedro, Laguna. Kilalanin natin siya at alamin saan at paano niya napagtagumpayan ang napakalaking pagsubok na ito sa kanyang buhay. Di lamang niya napagtagumpayan ang hamon kung hindi ginamit pa niya ito upang maging dahilan para mas maging masikap at mas gumawa pa ng lubos para mapagsilbihan ang mga batang dumaranas ng kaparehong pagsubok. She is a multi-awarded inspirational teacher who has received various awards and accolades for her selfless work and inspiring passion. She was named one of the Philippines' 10 most inspirational women in 2010. She was also recognized as Bato Balani's Many Faces of the Teacher awardee in the same year. She has also been chosen to represent the Philippines in various international forums, including speaking at the United Nations in Geneva, Switzerland, and other various pivotal talks in Spain, Malaysia, Korea, and Japan, just to name a few. Her inspiring story has also been featured in GMA7's Magpakailanman, with Janice de Belen portraying her. She has been interviewed also a number of times on different local shows. Ang ating inspiradong guro ngayong buwan ay isang gurong tunay at buong pusong lumaban para itayo muli ang sarili at kapakanan ng mga katulad niyang bulag. Ito ang kwento ni Teacher Christina Medina. Good day everyone, this is Teacher Tina Medina and I'm here in San Pedro, Laguna. I started teaching after my graduation from college, June of 1987. I am a single mom with one child and one grandchild. Teaching is not really my very first choice. I've always wanted to be a newscaster or a broadcaster, but then I have to find a job. Naging teacher po ako sa isang private school and handling high school students. I realized that teaching is not a bed of roses. There are a lot of challenges and relearnings, and it is a continuous process. Yet, I realized that it is a rewarding job. Why? Nakita ko kasi yung mga estudyante ko na nakapagtapos ng high school. Some of them are with honors. Maaring ang iba hindi nagtuloy sa kanilang pag-aaral, pero sila ay nakapagtapos ng high school. Nakakatuwa pong isipin, nakabahagi ako ng mga mag-aaral na ito. Pero hindi po ganun kadali. In 2003, I have experienced this blurring of vision. I lost my sight for about 2 weeks. It was a genetic eye problem, and they found out that I have macular dystrophy.
an eye condition that will lead to blindness. Yes, it will lead to blindness. I was so devastated. I cannot explain my feeling. But then, with the help of my friends, family, and churchmates, I have to get back with my senses. Above all, it was through the help of a very supportive confidante that pushed me to believe and trust the healing power of my Creator. In Psalm 46:10, he said that, "Be still and know I am with you." Denial stage has to end so fast, and I have to go back to work and start picking up the broken pieces in me to start anew. The most difficult part is that my physical limitations in everything that I do. As a teacher, I need to learn how to read and write in Braille. How am I supposed to teach blind children when I myself needs more adjustment and learning to cope with? I was even challenged to handle English class for grade 6, 3 sections with 152 pupils, pupils. They are regular sighted children. And what pains me more is that my visually impaired pupils has to take the back seat. Of course, it was really, really, really challenging. I never give up teaching, even if I had a dream before. This is my calling, more so my mission. A mission that God has given me to accomplish. He promised me He will never leave me nor forsake me. All throughout my life, He was there to comfort me, to accompany me in times of being alone in the battle, to heal the pains I went through because people do not want to see me succeed in my journey as a blind teacher or a visually impaired teacher. Of course, I am really truly grateful with Resources for the Blind Incorporated, or RBI. They helped me win my battle during my challenging times. They prepared me how to teach children with visual impairment. The learnings have taught me more than having learned how to teach the visually impaired persons or people. Since I am not a totally blind teacher, I have to adjust with the new normal in my life. Everything has to learn one step at a time. Para ka lang bata na nagsisimula ulit sa maraming bagay sa iyong buhay. Learning how to walk using my cane. Minsan nahihiya ako talaga kasi hindi naman ako ganun dati. But I have to make use of my white cane. Ito kasi yung extension ng mata ng mga visually impaired persons. I have to learn to walk with a sighted guide. Actually, dito nga meron na kaming social distancing kasi hindi ka naman dapat na dikit sa iyong guide. Dapat there is about 1 foot distance between the sighted guide and the visually impaired person. What are the 3 things that helped me to overcome these challenges? First, my personal relationship with my Creator. It has helped me so much. If there is one great gift that I have, it's Him. Second, my family, who supported me all throughout my journey. Third, my PBCF family, colleagues, friends, and Resources for the Blind family. Then what are the 3 things that I did to help me overcome my impairment? First, believe that I can. Second, trust that I can. And third, let go and let God. Marami kasing tao na gustong tumulong sa akin. People who believe that I can win this battle. Naniniwala sila sa aking kakayanan at kakayanin ko. People who discriminate me at work. Bakit? Sila yung mga tao na gusto na akong umalis sa serbisyo. Kasi nga daw ay wala na akong magagawa. Hindi na malinaw ang paligid para sa akin. At paano daw ako magtuturo?
pwedeng ito ay isang concern, pwede rin na tingin ng iba ay wala na akong saysay. Ito na kasi yung panahon na kung saan mula sa pribadong paaralan ay lumipat po ako sa pampublikong paaralan. Sabi kasi ng aking boss, ng aking principal, mag-file ka na ng retirement. Inisip ko, 5 taon pa lang ako sa serbisyo bilang isang public school teacher. Bakit ganun kadali? Sabi niya, mag-file na raw ako ng disability. Pero ang totoo, sila ay isang malaking hamon sa aking pagtuturo. At naniniwala ang RBI na kaya ko pang magturo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya ako ay nagtuloy-tuloy bilang isang guro. Ngayon, dahil nandito na ako sa aking new normal, it's even far more rewarding and more selfless. Rewarding because teaching these visually impaired persons, you make a difference in their lives. Selfless because you get to see the true meaning of the word mission and calling. Of course, I have my struggles, challenges, and difficulties. Why? I was asked to teach English for grade 6 pupils, 3 sections with 152 pupils. Oh, medyo mahirap, ano? It's really, really challenging. Why? First day of my class, this happened. How did you feel when you learned about that your teacher is visually impaired? Or what is the first thing that comes out in your mind? Someone answered, I'm happy because my teacher is blind. Hay, tawanan talaga silang lahat. Sabi ko, it's a natural reaction and I understand. Then another one answered, you will never see what we are doing. Tawanan sila ulit. Okay lang. Minsan, there was one incident I was discussing and this pupil come up to me. Sabi niya, Ma'am, kakaunti na lang po kami. Marami na po sa amin ay nag-recess ng maaga. Oh, doon ko na-realize na may dapat akong gawin to keep them inside the classroom. You know what I did? I prepared and designed a seat plan that I have to memorize their names, their sitting arrangement, even more, the voices. Napaka-importante ng tinig ng bawat mag-aaral na ito. Araw-araw bago ko magsimula ng klase, iniisa-isa ko ang mga pangalan nila, binememorize ko kung saan sila nakaupo at ang kanilang boses. It paid off. Nakakatuwa kasi nagulat din sila. Pag nagpalit-palit sila ng upuan, kilala ko sila. Na-amaze din sila sa nangyari. And you know what? What I realized is that I was able to establish intentional relationship with them. Mas masarap sa kanilang feeling na kilala mo sila isa-isa. Na pag nagsalita na yung isang bata, o kumusta ka na, Arnold? O kumusta ka na, Ben? O kumusta ka na, Lisa? Kilala ko sila. Nakakatuwa kasi ito na ngayon ang aming new normal. Masaya, nagkwekwentuhan, I even give them experiences with my life. You are a living testimony to them and I am a living testimony to them. Of course, there are weaknesses, but these weaknesses turned into my strength. That there is hope in any circumstances or situations we are facing. We have just to accept and move forward. Make the most of these limitations and never give up. Giving up is just like a suicide that you will regret for the rest of your life. Oh, our program for the visually impaired started in 2004 after my pre-employment training with Resources for the Blind. I started teaching in high school and I was transferred to the elementary level. Every year thereafter, the enrollment increases and we even extended it to other disabilities. Our normal blind and low vision pupils managed to transit
from the resource room to mainstreaming. When we say resource room, it is a place where they started to learn so many things like reading and writing through Braille and computation using the abacus and a lot more, orientation and mobility. And then this is the chance for them to move up to the next level of their studies. Nakakatuwa po kasi yung mga normal blind pupils ko po ay nakakatapos ng kanilang level from grade 1 to grade 2. And some of them have undergone this what you call PEPT or the Philippine Exam for Placement, Philippine Exam for Placement Test. Yung PEPT po ay nakatulong sa kanila. Yung iba po sa kanila ay mas nakatalon pa ng 2 beses mula sa kanilang regular class. At yung iba po sa kanila ay nakapagtapos na ng high school. Ang nakakalungkot lang po minsan, nung ako po ay nagturo ng grade 6, this visually impaired pupil has to take the backseat. Kasi po sa umaga po ako ay nagtuturo ng grade 6 regular class at sila po ay nagsisimula sa hapon, 1 o'clock until 5 o'clock. Pero tuloy lang po ang buhay. Nakakatuwa po. Tunay na nakakatuwa. At paano sila naging blessing para sa akin? This impairment has fulfilled my dreams, not like I get to represent the Philippine Blind Union in the World Blind Organization. Kasi po, ako po ay naging kabahagi na ng isang organisasyon. At ang organisasyon po na ito ay hindi lamang po pang Pilipinas. Ito po ay pandaigdigan. At dito po, ako po ay nagsimula ng ma-invite to represent the Philippines in the World Blind Union. I get to talk about the concerns of our community around the globe. In the field of education, I get to be invited to speak about the program for children with visual impairment and the best practices in the different places like Europe and Asia. Inspiring people and motivating people to face the challenges and difficulties they are in. And now I guess my very first dream of becoming a broadcaster is about to unfold. Still in the field of education, hindi talaga ako inalis ng Diyos dito sa aking kinalalagyan bilang isang guro. What are the biggest misconceptions of being visually impaired? Nakakatawa pong isipin kasi kami po mga visually impaired, mata lang po ang nagkaroon ng limitasyon. May boses pa rin po kami. Kasi minsan pag meron kang sighted guide o merong mga bata na kasama ang kanilang magulang or any member of the family, hindi po yung visually impaired ang tinatanong. Kadalasan yung guide, anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Pwede namang tanungin yung tao mismo na may kapansanan. Isa pa, nakakatuwa rin na minsan yung mga tao nagtataka, sasabihin ko, o sige, tingnan mo nga ano bang nangyari dyan sa ginawa mo. O sige, basahin mo yung iyong ginagawa o yung ginawa. Minsan, sasabihin natin, bakit basahin, bakit tingnan, eh blind nga siya or visually impaired. Kayo po ba? Kapag nanonood po ba kayo ng TV, ano po ang tinatanong? O ano ang sinasabi? O ano ang karaniwang ginagamit? Di ba nanonood? Nakikita mo ba? Ganun din po sa amin. Tama po ba na sabihin natin na pakinggan mo yung TV? Eh dapat pinanonood. Nakakatawa ka kasi minsan pag nagkwentuhan na yung mga estudyante ko, uy, alam mo ba, nagbakbakan si ganito, nagsuntukan si ganyan, ay grabe, bukas nga makikita mo talaga kung ano yung susunod na mangyayari dyan sa teleserya na yan. Alam niyo po ba, sa tuwing may mga dumadaan na mga guro sa aming classroom, tawa sila ng tawa. Kasi po, natutuwa sila sa aming mga bata as if they are sighted children, they are sighted pupils. Minsan pa nga, misconception din yung paano ba tinutulungan ang isang batang may kapansanan? Minsan po, kailangan po natin iparamdam sa kanila na nandyan tayo. Pakilala po tayo. Ano po ba ang pangalan mo? Ipo ba? Or minsan, pagka nangangailangan ng tulong ng isang visually impaired na tao ay tanungin din po natin sila, kailangan mo ba ng tulong?
aralin po natin o pag-aralan po natin kung gusto nating makatulong sa mga taong may kapansanan. Ito man ay may kapansanan sa paningin, sa pandinig, o sa iba't iba pang kapansanan. Ito po ay isang palatandaan lang ng ating pong kapaligiran ay unti-unti nang natututo. People around us learn so many things in living with children of different disabilities. Marami na po tayong makikita sa paaralan. And this is part of what you call inclusive education, na hindi lamang po sila naiiwan sa bahay o sa isang paaralan na para lamang sa kanila. We have to include them with the regular sighted children. They have to learn how to cope up with their regular class. Socialization is one of the things that they have to learn, na marunong silang makasalamuha sa mga taong walang kapansanan. Nakabahagi pala sila ng mundo. Hindi lang ng mundo na puro lamang bulag, puro lamang mga pipi at bini. Nakakatuwa po, no? This is the new normal that we are facing now. Due to pandemic, we have to consider their financial status, the geographical location of these children, the guardians and the people around them who can help them in their studies. Kasi po, ito po yung mga pagkakataon na magagamit na po ng mga magulang ang kanila pong natutunan sa paaralan. Sa amin po kasi, we give orientations to our parents. Pag Friday po kasi, we allot a special time or hour wherein they have to learn how to read and write in Braille. Kasi po, pag nasa bahay na sila, sino po ang kanilang gabay? Ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid, o ang kanilang mga lolo't lola, or any member of the family na nakapag-aral sa aming paaralan ng ganitong klaseng karunungan sa pag-aaral ng Braille. At natututo rin po sila kung paano gabayan ang mga batang may kapansanan sa mata o sa paningin, lalo na sa kanilang paglalakad. Nakakatuwa po kasi sa panahong ganito na ating kinakaharap na pandemya, ay na-a-apply na po nila ang kanilang natutunan at nagiging madali ang lahat para sa kanilang mga anak. Sa aking pong palagay, radio is the best platform sa aming mga bulag na bata. Totoo po, kailangan naman po natin gamitin yung salitang bulag kung bulag po ang bata. At minsan po, kinukorek pa po nila yung mga tao sa kanilang paligid. Bulag po talaga ako. Sabi niyo naman. Ano po, napaka gandang paraan po ng radio para maabot po natin yung ating mga bata na wala pong internet connection, walang gadget na magagamit. At pwede pa rin po natin gamitin ng modular, but this will be in Braille. Ano po, nakakatuwa po. May magagawa pa rin po tayo para po sa kanila. Hindi natin po natin sila isi-set aside or iisang tabi. Para sa akin po, teaching is not just a chalk or blackboard. Lesson plans or quizzes, even projects. It's more of touching lives by establishing intentional relationship with the learners. We teachers are the living testimony to our learners. Allow me to end this talk by saying, faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light. And the only thing worse than being blind is having sight but no vision. This is from Helen Keller. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-inspiradong guro. Sana po ay meron po tayong napulot kahit papano sa akin pong mga pinagdaanan bilang isang guro. Muli, maraming salamat po and God bless everyone. Napaka-inspiring, di ba, Ma'am Gretchen? Oo. Ang mga kwentong ganito ay napakalapit sa ating puso kasi tayo yung mga guro. Oo. Tapos, yung imaginein mo lang, Ma'am Gretchen, no, that you have a kid, no? She's a single mom.
Tapos, you're doing well naman, no? Mm-hmm. Na nag-regularly ka nagtuturo. Tapos, eventually, lumalabo ng lumalabo yung mata mo. Hanggang one day, wala ka na lang nakita. And then, you lose sight, no? Mm-hmm. Parang hindi mo maisip paano mo i-raise, paano mo susuportahan yung anak mo, tapos wala kang nakikita. Oo. Ako, naisip ko na siya before, ma'am. Parang na-imagine ko siya before. Pero bilang isang ina, ang talagang nasa puso ko, maputulan ako ng paa, mawalan ako ng paningin, kahit gumagapang na ako. Parang magtitimpla pa rin akong gatas ng anak ko, mag-aalaga pa rin ako sa kanila. And I believe, ganun din yung heart ni ma'am sa kanyang anak. Oo. Tapos, yung sinabi niya that she had to learn everything again. She went back to school and she studied Braille, no? Inaral niya ulit. Tapos, iniiyakan niya yung pag-aaral. Yung ano, yung thought na bakit ko kailangan bumalik sa mga bagay na to, na bakit ako pinahihirapan? Oo, pero sa kanya hindi, syempre. Nakita natin, it was a challenge accepted para kay ma'am. Tapos yung, kumbaga parang sobra-sobra kang broken. Talagang dinurog ka. Tapos hindi mo alam saan ka hahawak pag ganun yung mga, yung ganun eh, no? Tapos maririnig mo pa na from school, na ang suggestion is mag-retire ka na. Oo, hindi naman yung retirement eh. Parang pinaganda lang. Parang resignation yon. Parang ang ano, nakakagulat din. Na ganito yung perception ng institution sa kanya. Pero syempre, no, hindi nagpatinag ang ating inspiradong guro. Okay. Na hindi lang actually yung school, no? Kahit yung parents na, meron ba kayong ibang teacher? Bakit naman bulag yung nilagay? Because she was asked to teach regular students at pinupuslitan siya ng sudyante. Sana ano, sana eye-opener to sa ating lahat na wag naman ganun. Parang sobra tayong na-broken sa kwento. Pero bulag siya, pero kaya niyang magturo at may puso siya para magturo. Ano ba ang kulang pa dun sa kanya, no? Parang sobra-sobra pa nga, ma'am, sa mga nakakakita na tulad natin. Tapos sabi nga din, di ba, na kung hindi din siya siguro na bulag, hindi din niya makikita yung struggle ng mga estudyanteng merong visual impairment. It took her to lose her sight. So she actually empathized talaga with the students na parang nasa back burner eh. Parang, di ba, yung nakwento niya kasi na ang students daw niya na regular would be in the morning and then yung matitira sa hapon, yung mga visually impaired. So, kumbaga, hindi sila yung priority. Na sa heart niya is priority niya because she understood so well how it was. Yes. I believe na ano, kung ano yung sitwasyon natin ngayon, hindi naman kasi pare-pareho yung sitwasyon natin. Nandiyan ka sa ganyang sitwasyon kasi that is your complete role para... hindi naman din maganda na lahat tayo eh pare-pareho ng ginagawa, okay. Diba? So, nakakatuwa po na sa ating kahinaan, hindi tayo nakapagyayabang. Syempre, nauunawaan natin yung kahinaan din ng iba. Yes. Tapos yung paano yung kahinaan niya, yun ang actually naging daan. Para makapunta siya ng Geneva, Switzerland, ano, at magsalita hero lang naman sa UN. Para mga superhero, no? Meron silang ano, kryptonite ba yun? Meron silang mga, di ba yung mga heroes natin, meron silang mga weaknesses. Tapos dun din actually, from the weaknesses, dun din nabuborn, no? Dun din ang gagaling yung strength. Yes. Na nakapunta siya ng Madrid, Spain, nakapunta siya ng... Di ba ako nakapunta doon? Diba? Because of the weakness. Na sabi nga niya, sobra-sobra daw si Lord. No? We also talked kasi sa phone, sabi niya, sobra-sobra si Lord mag-compensate. Alam mo yun, ma'am, na-realize ko, we don't want to end up with our weaknesses. Yes. But we have to embrace and accept what are those weaknesses. At syempre, develop natin to be a strength. Yes. Tsaka ako, I always believe na yung lahat po ng sakit, the Lord never wastes a pain. Walang sakit ang hindi niya susuklian eh. At hindi niya gagamitin para sa kalakasan naman ng iba. No? So, nakaka-touch yung kanyang kwento. Napaka-heartwarming. At saka nakakatuwa siya kasi sa dulo, wagi.
Oo. Mind-blowing talaga siya. Iba talaga yung iba talaga si Lord din talaga. Grabe. Gumawa ng story ng isang tao. Oo. Ang nakakatuwa at syempre sa atin po na mga may mga normal situations, 'di ba? Parang syempre no, kinaya niya. Kakayanin ko din. Yes. Tsaka yun nga po, no, kung ano man po yung ating pinagdadaanan. Ngayon, ang hirap ng buhay. No? Ang hirap ng buhay. Pero, I actually believe, I have faith na, let's say in 10 years time, we'll look at this and we'll say, those are some of the best years sa buhay natin. Yung bonding natin. Bonding natin sa mga bata. Bonding natin sa mga, no, we learned, we grew. Opo. Dito sa mga panahon na to. Si ma'am po ngayon ay patuloy na nagtuturo. Yes. Sa public school ba siya, ma'am? Oo, sa public school po siya sa Laguna. Oo, syempre. No? So, nagtuturo pa rin po siya ng mga blind. She continues to serve. Pero napakadami din po kasi niyang speaking engagements. Oo. Sana lang, no, kung may mga ganito pang kwento, sana po i-share nyo po sa Inspiradong Guro para we mobilize these people, itong ating mga teachers na nasa ganitong sitwasyon na they will have our support. Yes. Tsaka po, hindi namin alam, lalo na po yung mga nanonood from Mindanao, from Visayas, na malayo na po kayo sa amin. Baka may kilala po kayo na mga guro na tahimik na nagsisilbi, mga tahimik na bayani, no? Mapaghuhugutan po natin ng lakas ang kanilang mga kwento. So sana po ma-share niyo po sa amin. I-send niyo lang po yung message. Bigyan niyo po kami ng a little overview of the kwento nila. And then kami na po ang bahalang humanting sa kanila. Magaling dun si Ma'am Zen. Opo. So hinihintay po namin ang inyong mga kwento at saka more inspiring stories ng ating mga kaguro. Salamat po. Maraming salamat, Ma'am Maria Cristina E. Medina. Maraming salamat po sa pagiging inspiradong guro namin ngayong linggo. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Umaga mga ka-teachers takeaway, narito po muli tayo para sa isang makabuluhang pag-uusap. At tayo po ay bumisita dito sa Albay Wildlife Park. Isa itong lugar dito sa Daraga Albay, isang sanctuary or isang lugar para ma-recover or alagaan yung ating mga animals from the wild. At ang ating kinauukulan dito sa Albay ay inaalagaan sila para silang muli ay makabalik nga po sa kanilang tahanan ng malusog, malakas at masigla. Ayan, syempre, ang ating inspiradong guro sa Sunday na ito ay talaga namang nakaka-inspire na ang kanyang buhay ay isang kwento ng brokenness from brokenness to usefulness. Kaya para sa ating teacher's takeaway, mas lalaliman pa po natin ang ating pag-unawa tungkol sa salitang brokenness, tungkol sa salitang pain. Sabi po nila, pag may pain, may gain. Pag may brokenness, may usefulness. Kaibigang guro, kailan ka nga ba na broken? Na broken yung puso mo ng isang taong mahal na mahal mo. Na broken yung bulsa mo dahil ang dami mong binayaran sa ospital, maraming gastusin sa bahay. Na broken yung isip mo dahil yung inaakala mong mangyayari ay hindi nangyari. O broken ka physically, hindi ka buo pakiramdam mo kasi may kulang. Tulad ng ating inspiradong guro, siya ay isang bulag. O di kaya, hindi ka nakakalakad. O may bagay sa iyong buhay na tingin mo ay nagiging mong kahinaan. Alam mo ba, kaibigang guro, na yung kahinaang yan ay kayang-kayang palakasin ng Diyos. In Jeremiah chapter 15, verse 18 to 19, "Why is my pain unending, and my wound grievous and incurable? Will you be to me like a deceptive brook, like spring that fails? Therefore, this is what the Lord says.
If you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them. So verse 18, ay narinig natin, naramdaman natin ang puso ng isang taong broken. Patuloy siyang nagsasabi sa ating Panginoon, kailan ba matatapos ang lahat ng paghihirap kong ito? Parang wala nang katapusan. Ngunit ano ba ang sagot ng ating Panginoon? Ang sabi niya, bumalik ka lamang sa akin at yung mga sinasabi mo ay aking papalitan ng mga magagandang salita, ng mga magagandang bagay. Yan po ang sabi sa Jeremiah chapter 15 verse 18 to 19. Ano ba yung hindi magandang pangyayari sa buhay natin? Ano ba yung hindi maganda sa ating sarili? Nako, God will use that for your maximum usefulness. God's plan for our life is not to be continuously broken, but to be continuously useful. When we were broken, there are three things na gusto ni Lord na ma-realize mo, ka-teacher's takeaway. Number one, God wants you to depend on Him. God wants you to rely on Him, to seek Him, and to know Him. In our weaknesses, God is our strength. Number two, God wants to develop more ourselves. Hindi po ba na sa ating kahinaan, nakakakita tayo ng lakas para i-improve pa ang ating sarili? And number three, God wants to deepen our understanding of other people's brokenness. Hindi ba pag alam mong may kahinaan ka din, may mga kakulangan ka din, you get to understand more about other people's brokenness too. And what will be next? You will be willing to help them. Mga ka-teachers, take away, do not forget that brokenness can be used by God for maximum usefulness. From Jeremiah 50:19, God will extract the precious from the worthless, and you will be my spokesman, my spokesperson. God is so wonderful and God is so great to use you, to use your brokenness for maximum usefulness. And may I invite everyone to please join me in a prayer. Lord God in heaven, thank you for you allow us to be broken, because through our brokenness, we come to know that we should depend on you. Na Panginoon, ikaw lang ang aming kailangan. Ikaw lang ang makapagbubuo sa amin. Ikaw lang po, Panginoon, ang kagandahan sa aming buhay. Ano man pong kahinaan, ano man pong kakulangan, o ano man pong problema ang meron kami sa aming buhay, Lord, itinataas na po namin ito sa iyo. At Lord, nananalig kami, naniniwala kami na ito pong mga kahinaan namin ay gagamitin mo para po maging aming kalakasan at upang lalo mo po kaming magamit sa iyo pong kaharian, sa iyo pong mga gampaning gawain sa sanlibutan. Maraming maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po! Amen po! Napakaganda na naman ng teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. Thank you, Lord. Sana po, paghugutan niyo po yan ng lakas sa susunod na naman nating linggo ng pagtuturo. Isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo sa inyo. Ako po si Ma'am Zel Mike. At patuloy po nating i-inspire ang bawat isa. Ako po si Gretchen Nocos. We will see you next week po. Thank you and God bless. Yeah, ito po yung pabao naming kanta sa inyo. Bye! Bye! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zel Mike patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298,
at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.